Hi guys, maulan, cleaning and maintenance day. Ginagawa namin yan every closing ng corny doggy at yan yung sarado ang buong Taytay Changge, ang karamihan, which is yan yung every Wednesday. Today is Wednesday. At ganun din, pag Tuesday, nagsasara rin kami for meetings, for ibang trabaho, ibang opportunity na pwedeng pag-aralan, diba? At eto yun, so papakita ko ngayon sa inyo yung cleaning and maintenance day ko. So ito yon, naglinis ako ng mga fryer kanina umaga, bumili ako ng ibang stocks. Marami po, marami. Kaya nga alam nyo, wala naman talaga nagsabi na madali ang buhay, eh, di ba? Wala naman ho nagsabi na hindi mahirap ang buhay. Wala nagsabi na ang pagnanegosyo ay madali, di ba? So lahat yan talagang tayo susubukin, no? Tayo makakaranas ng iba't ibang sitwasyon, di ba? Mga mahirap. Alam nyo, ang trials, hindi ho natin mapipili yan. Ang pagsubok ho, hindi rin ho tayo makakaiwas dyan. Pero one thing is for sure, tandaan nyo ho ito. Dyan ho tayo lalakas, lalago, at titibay sa buhay. Ayan, ulitin ko. Ang trials o pagsubok, hindi natin maiiwasan at hindi natin mapipili kung anong klaseng hirap ang dadaanan natin. Pero yung mga pagsubok na yan, yung mga hirap na dinadaanan natin araw-araw, dyan tayo titibay. Dyan tayo lalakas, I'm telling you. No? Buksan ko muna tong electric fan dahil mainit. Dahil mag-change oil ako. Pero wholesome na change oil to. Okay? And then, syempre, ayan yung signage natin. Bubuksan din natin ngayon. Ayan, yun, no? Corny doggy. Siyempre, buksan din natin ang let there be light. Yun. So, may ilaw na rin tayo. Ayan, no? Pause pa po ako. At siyempre, ito, bago namin ito, menu board, no? Siyempre, bubuksan din natin ho yan para makita po ninyo. Ayan. Mahirap po talaga. Mahirap po. Hindi ho madali ang buhay. Tandaan ho ninyo yan. Kaya huwag kayong, ayan, umilaw na ba? Umilaw na? Yun, may ilaw na. Ayan po. Premium corn dog, corn pops, super doggy, mix pops, cheese pops, cornyo, simple lamang po. Simple lamang po. Pero lahat po yan masasarap. Ayan, okay. So ano po gusto ko i-share sa inyo ngayon? Bukod sa makita nyo na ito po ang ginagawa ko, every cleaning and maintenance. No? Lahat po ito. No? Nililinis, inaayos, at higit sa lahat yung mantika ng ating na corn dog fryer. Talagang kailangan pinapalitan ho yan kasi nagiging mausok na, nagiging marumi rin ho yan, di ba? So kinakailangan pinapalitan din ho once in a while, no, kung kailangan na talaga. Yan kasama yan sa mga gastos. Speaking of gastos, di ba? Mahirap po, mahirap. Marami ho nagtatanong, Berwin, so paano ka talaga nakatawid? Ano talagang ginawa mo, di ba? So bukod sa pagdarasal, di ba, siguro maganda mabigyan ko kayo ng practical tips, no? Number one, alam niyo po, kaya ako sinasabing mahirap kasi mahirap tanggapin. Yan, di ba? Mahirap tanggapin. Ang sakit, di ba? Dati kami may pera, di ba? Maganda yung negosyo namin, biglang nawala lahat. Ang hirap. Yung kuryente dati nakakapagbayad kami ng 5,000, 7,000. Ngayon hindi namin alam saan kukuha. Hindi ba mahirap? Dati, sagana-sagana ka, panayang labas din yung pamilya, panayang bigay mo sa anak mo, ngayon, hindi mo na magawa. Diba? Yung iba, may kotse na ibenta, yung bahay na ibenta. Alam nyo ba, bago kami makapag-negosyo, kagaya ho nito corny doggy, eto ho, totoo, hindi ko lang ho naikwento doon ho sa vlog ni OG Diaz at sa iba pang vlog. Alam nyo ba, wala na rin ho ako sasakyan ngayon. Ngayon ho, nangihiram lang po ako ng sasakyan, naibenta ko po yung pickup ko para ho makapagpagawa at mabili ho yung mga kailangan pa, makatawid lang, makaandar lang ho sa negosyo. Totoo, nagtatricycle ho kaming pamilya pag Linggo, pagka regular days naman, kami mag-asawa lang dito, nagtatricycle kami, papunta ho dito sa Taytay Changge. So, di ho ba, isabihin, kailangan mag-adjust tayo, di ba? Mahirap eh. Kailangan tanggapin natin. Huwag nating pilitin na yung dati nating lifestyle, yun pa rin ang gagawin natin lifestyle. Hindi na ho pwede. Kasi
hindi ka na sikat, wala ka ng project, wala ka ng trabaho, wala ka ng negosyo, kinakailangan tanggapin natin. Mahirap po yan. Pero hanggat hindi mo natatanggap yan, kapatid, mahirap, mas lalong hihirap. Ang matutulog ka na lang, iniisip mo kung paano ka poporma bukas, iisipin mo kung paano ka magbabayad sa mga utang mo, iisipin mo kung paano ka magbabayad sa mga kailangan mong bayaran. Alam mo, yung hindi mo na mabayaran, i-let go mo na. Let God na. Tandaan po ninyo yan. Yung hindi mo na kayang mabayaran, ipagdasal natin, i-let go mo na. Hindi pa huli ang lahat. Yan o, isa sa mga nakuha kong magandang advice sa aking mentor na si Pastor Danny Orquito. Alam mo, Berwin, sabi niya, hindi pa huli ang lahat. Bata ka pa. Sabi niya ganun. Pwede ka pang bumangon ulit by God's grace. Dasal, sipag, tiyaga. Nakuha natin. So, number one practical tip. Share ko sa inyo. Pasensya na kayo. Walang graphics, walang editing. No? Tanggapin natin at bumaba tayo ng standard of living kung kinakailangan. Huwag mong ipilit yung dati mong pamumuhay. Kahit nakakahiya minsan, kahit hindi mo matanggap, especially sa pamilya, sa mga kamag-anak, sa mga tropa mo, di ba, nahihiya ka. Huwag ho. Si Berwin ho, namamalengke. Si Berwin ho, nagta-tricycle, kasama ho ng pamilya ko, pero masaya. Wala hong pressure. Di ba? We have to do all our best. Tapos yung hindi na natin kaya, bahala na si God. Nakuha po natin yon. Sipag, tiyaga, sige lang, tanggap lang, baba lang, humble down lang tayo. Yan ang will ni God ngayon eh. At eto yun, hindi lang ako yung dumadaan, ikaw din, marami rin. Di ba? So maganda, sabay-sabay tayo, di ba? Okay, start to basic tayo. Okay, toot, restart tayo lahat. Okay, toot, restart, di ba? Okay, di ba? Bangon tayo ulit. Walang susuko. Yan ho yun eh. At eto ho maganda siguro, iiwanan ko sa inyo ngayon. Tandaan po ninyo, everything you're going through is preparing you for everything you prayed for. I'm sure nananalangin kayo, Lord, tulungan mo ako. Lord, di ko alam gagawin ko. Uulitin ko po, lahat ng dinadaanan ninyo, everything you're going through is preparing you for everything that you prayed for. Nakuha po natin. So lahat ito, hindi lang ikaw, hindi lang ako, marami tayong dumadaan sa pagsubok ngayon. So tinitignan ng Diyos ngayon kung ano yung mga didesisyonan natin tama at ayon sa Kanya. Halimbawa, ang pera, di ba? Yan yung pinaka-trabaho, yan yung pinaka-affected tayong lahat eh. Kaya hindi natin matanggap. Kaya alam nyo, nakakalungkot, may mga kaibigan ako. Pera na yung issue, nagsusugal pa. Alam nyo, hindi, no, wala naman no, akong binabangga o gustong awayan sa mga nagsusugal o sa naglalaro. Pero isipin nyo na lang po ito. Nananalangin tayo ng pera, humihingi tayo ng pera sa Diyos, trabaho, hanap buhay, para pangkain sa araw-araw. Pero yung pera, nilalaro mo pa. Yung pera, itinataya mo pa. Alam mo, ang buong pananampalataya sa Diyos, pagdating sa hanap buhay, sa perang kikitain natin, kapatid, dapat, number two, alam mo na hindi yan galing sa sarili mong sipag at tiyaga, galing yan sa Diyos. Kasi sa Diyos tayo nananalangin eh, di ba? Nananalangin tayo, Lord, tulungan mo ako, binigyan ka, tapos sinugal mo. Binigyan ka ng pangnegosyo, tapos silayang mo. Nakuha natin? Ito, ako, lagi ko sinasabi to, Lord, thank you po sa corny doggy. Kahit bariya-bariya, nakakatawid na kami ngayon. Tiyaga lang, wala na kaming kahit ano, wala na kaming mamahaling bagay sa aming buhay. Importante sa amin, masaya kami, kapilingan Diyos. Nakuha po natin yon. So, ang importante, tanggap natin kung ano yung sitwasyon. Ito, yung binibigay niyang biyaya, hindi ho sa atin galing. Kaya minsan ang tao yumayabang, kala niya, oh, ako yan, mula sa hirap, mula sa tiyaga, kami nagpundar niya. Hindi, wag. Lahat yan, galing sa Diyos. Binigay yan sa'yo. Actually, kaya nga tinanggal eh. Diba? Para ma-realize natin. Diba? Ma-realize natin ulit na ang lahat dito, hindi ikaw ang nagmamayari. Sa Diyos lahat yan. Diba? Kaya lagi ko sinasabi rin, the only way God can show us that He is in control is to put us in a situation that we cannot control. Ulitin ko po. The only way God can show us that He is in control is to put us in a situation that we cannot control.
yan yun. Yung pagsubok yan, yung pandemic, dyan natin marirealize, oh nga Lord, di ko nga to kaya, ikaw nga. Nakuha po natin. So, si Berwin Maley po ito, no? Na kapit lang ho sa Diyos, manalangin lang, stay low, be humble, magtiis, no? Huwag kayong susuko, kasi oh, lagi hong mabuti ang Diyos. Tandaan nyo ninyo, kanina binanggit ko, everything you're going through is preparing you for everything you prayed for. Lahat ng dalangin mo, kapatid, alam ng Diyos. Tutugunin niya yan at ginagawa niya na ng paraan yan. So, maghanda ka na, may mga pagsubok, tibayan mo, huwag kang susuko, kumapit ka sa Diyos, hindi sa mundo at sa pera. Okay? God bless everyone. Berwin Maley po. Bye-bye!